Hi, Kachilis. I'm Charlie Paul Hines. And Rosemary Vega. And we are proud owner of Machilis Cucina. Samahan nyo kami kung paano namin gawin ang aming gourmet tahong. Una po talaga naming products is chili garlic sauce. Then, napansin po namin na kailangan po namin mag-produce pa ng another product. So, kaka-scroll po namin via TikTok, Facebook, may nakita po kaming ilan na parang, oh, unique to ha. Parang may mga, lalo na dahil ang, ano po namin, bahay po namin na botas, nakilala sa fishing capital of the Philippines. Tapos doon po lahat makikita yung iba't ibang uri ng lamang dagat. So sabi namin, dalawa ni partner na, why not itry natin tong gourmet tahong. Kasi parang unique siya and wala pa po siya masyado sa market. So, nag-start po kami ng paggawa ng tahong hanggang sa tinangkilik na po ng mga resellers namin. Actually po, last year pa po namin pre-reduce tong newest product namin din. This year pa lang po namin ni-release kasi inantay pa po namin na ma-monitor po yung shelf life at ma-perfect po namin yung pinaka-recipe nitong gourmet tahong. Napaka-unique nga po ng gourmet tahong. Wala pa po masyado sa market nito. Kung meron man po, ilan-ilang lang. Nung nakita po ng mga resellers namin, ng mga chili garlic sauce na resellers namin before, nakita nila na, ay, parang may bago. Tapos hanggang sa tinangkilik po nila at nakita po nila na napaka-fast moving po nito, lalo na dun sa mga customer nila na seafood lover. Sa tahong po kasi talaga, mahal po talaga ang tahong sa market. Eh. Nag-range po siya ng 100 to 140 pesos per kilo. Mm. So kami po, ginawa namin, tinanggal na po namin yung tahong meat sa tahong shell niya at nilinis na po namin yung pinakaloob para po pag kinain na po ng pinaka-customer natin, ang consumer, is matikman nila na maayos na okay na po pala, okay din siya sa price at kakaiba. Mm. Dati kasi, sa kinasanayan natin, kakain tayo ng tahong na may shell. Mm. Ngayon, hindi na. So tinatanggal natin siya, mas mabilis na natin siya makain. Ganun. Papa ko po kasi, diba, ay isang batilyo sa volleyball. So, bata pa lang, kumakain na po kami ng mga iba't ibang uri ng seafood. So, eto, familiar na po kami nito sa Navotas, sa pagtatahong. At malapit po doon yung pinaka-anohan namin ng supplier. May mga iba't ibang po kami kasing supplier before. Kaya talaga sabi ko, bakit hindi natin subukan ulit na mag-produce ng another product, which is gourmet tahong nga. Ayan, naniniwala din po kasi kami na kapag hindi mo sinabayan yung uso, may iiwan yung negosyo mo eh. Kaya kailangan sa pag-negosyo, lalo na ngayon, na lahat po ng negosyo is lahat po napaka-competitive at pumapasok na po yung salitang innovation. Parang kailangan naming sumabay sa kung ano yung uso. At most importantly, kailangan din po namin mag-produce ng another product na sarili namin. At kakaiba dun sa mga product na nilalabas sa market. Kasi kung puro product na namin chili garlic sauce, na puro bago, wala na pong ibang tatangkilik yung resellers namin. Ultimo yung mga consumer nila, mga customers nila, is wala na silang iba yung pipinda, paulit-ulit na lang, so mawawalan sila ng gana. Hindi katulad po nito, parang kumain sa karanderia na iba-iba yung variant ng panida. Mas marami silang pwede ibenta, mas marami silang income na pwede makuha. Instead na isang customer nila, pwede nila benta nila ng chili garlic sauce, pwede nila opera ng gourmet tahong, pwede nila opera ng gourmet bangus, pwede nila opera ng chicken pastil. Ganun po yung nag-camp up sa utak namin, kaya nagpo-produce kami ng iba-ibang product para din po sa kanila. Bali, first step po natin, ma'am. Dalawa po kasi yung wash na ginagawa namin. Yan po si Ryan po, hugasan niya po mabuti yan. Kasi meron po yan mga, may buhangin-buhangin po yan na nakakapit po sa kanya. Ganyan po. Tapos after niya pong hugasan sa first step, pupunta niya po rito sa second para mawala rin po yung ganun din po. Same lang din po na nililinis natin sa kanya. Pero kung mapapansin po natin, meron pa po yung dumi sa loob na hindi po natin nakikita ng ganyan po na nakasara pa. Kumbaga, sa pagtapos po ng luto natin, makikita yun yung dumi po na lilinisin. Yan po, second wash na po tayo. Sa kanya po ilalagay dito po sa pinaka-strainer po. Tawal mali.
After po niyan, papakuluan na po natin yung ating mga tahong po. Bali, yan na po, ilalagay na po yung tahong natin sa ating kawali para mapakuluan po. Same time po, lalagyan din po natin ng luya. Para matanggal din po yung lansa na dala po ng tahong. Sisindihan na po ni Ryan yung ating kalan para mapakuluan po. Tapos papakuluan po natin siya hanggang bumuka po ang ating mga tahong. Bali, hindi po kasi masabi kung ilang minutes po talaga yung kasi hanggang makita po talaga natin na bumuka po yung tahong nun. Kasi minsan po talaga, pag matagal po talaga siya, sobrang bukang-buka na po yun. So dapat makita po natin mabuti na lahat po ng shell na yan is mabuka na. Kasi pag di po siya bumuka, pag kinuha po natin yung tahong na yan is nadudurog po. Parang sobrang lambot po niya. Wala po siyang tubig, ma'am. Kasi yung mismong tahong po natin, nagproproduce po siya ng sarili niyang tubig. Next step po natin is kukunin na po natin yung tahong na hinugasan natin kanina at pinakuluan. Kung makikita po natin, yung tahong po natin is talagang bumuka na siya. Yan po yung sign na pwede na po natin siya himayin na isa-isa. Pagkakuha po ng ating mga tahong, yun na po siya, tatanggalin na po natin siya, yung laman niya sa mismong shell po. So dito na po tayo sa ating pagtatanggal ng tahong meat sa tahong shell po. Manually po siyang tinatanggal isa-isa. Pag nakinuha mo po talaga siya doon sa merong pinakapunduhan ng tahong, mas mura po talaga siya kasi wholesale po niya nakukuha. Per sack po ang kuha. Hindi po siya pwede kumuha ng per kilo. Example, pag ngayon po yung kukunin po namin dito sa may Bataan na i-deliver po sa amin mismo, mas malaki po yung advantage namin dahil mas mura po din na may bibigay yung tahong. Instead na makukuha namin siya ng around 120 to 140 pesos, makukuha lang po namin siya na nasa 40 to 60 pesos na lang po. Natutunan din namin sa pagtatahong na kailangan kapag kumuha ka ng supplier, alam mo kung maganda ba yung tahong nila. Maganda ba yung binibigay na tahong? Kasi marami pong nagbibigay ng tahong pero hindi naman po maganda yung laman. Mapapahiya po tayo sa customer. Kaya kami, yung supplier po namin, minake sure po nila na direct po na galing sa kanila at yung tahong po nila is baklad. Yung baklad po kasi yung po yung talagang tahong na magandang klase. Matataba, mapipintog, pati fresh na fresh. Meron po kasi dalawang klase ng tahong. Meron po tahong na nakukuha lang sa batuhan, meron nakukuha sa tanim. Kasi yung batuhan po, yun po yung mga mapuputi at makapaya na mga tahong. Ito naman po yung galing sa baklad. Ito po yung tinanim mismo ng farmer natin sa dagat. Parang ganun po sila. Ngayon po yung magdadala po sa atin, yun po direct po talaga natanim po nila yung tahong na yun. Galing baklad po. Kaya sigurado pong malinis yung malinis po yung pinanggalingan at sigurado matataba at mag-iano din po. Malalaki. Yung mga resellers namin, instead na isang variant lang yung orderin, nakita po nila na ay pwede din tong orderin. Kaya instead na one box, nagto-two boxes po sila, nagti-three boxes, hanggang sa nagdi-distributors na po sila. Meron na po kaming 6 products na ino-offer na po sa mga resellers and distributors namin. Bali ma'am, ang chili garlic po natin since first hanggang ngayon po is nag-still may chili garlic pa rin po tayo. Yung mga resellers natin na tumatangkilig sa lasa talaga ng chili garlic is sinahanap-hanap nila yung sitla natin. Hindi ba po kasi ang chili garlic sauce natin? May tinatawag po kasi ang chili garlic oil na which is ginagamit nila yung dried chilies. Tayo naman po ginagamit nila ng fresh chilies. Ganun po. So yung chili garlic sauce po natin, 3 years na po siya na ginagawa natin. Kaya na-make sure na po natin talaga na yung lasa niya is hindi po nag-iba simula noon. Nung nag-start kami ng chili garlic sauce, since one product lang po siya, okay naman po yung flow, maganda naman, madaming tumatangkilik. Pero later on, nakita po namin na
hindi po dapat na mag-i-stay lang doon sa product ang isang business. May mga times po kasi talaga, hindi naman mawawala yun. May humina po talaga yung sales namin. Kasi ang dami na pong pumasok ng mga nag-chili garlic sauce online. So kami, kahit masarap po yung product at quality yung products, marami pong ino-offer yung ibang online ng mga chili garlic sauce. Kaya napansin namin, ay, bumaba yung sales nitong buwan na to, bumababa yung sales nitong buwan na to. Kaya naisip namin na, why not? I-try natin naman na mag-produce ng another product. Nakakaiba naman po sa mark sa online. After ng chili garlic sauce namin, nag-start na po kami niyan magbagoong. Ayun po yung another product pa po namin, na bagoong. Sa punduhan po ng bagoong, sa pinakaanuhan po ng bagoong, kumukuha po kami ng 10 banyerang bagoong galing po sa punduhan ng Alamang. Dahil po sobra naming minahal po talaga ang pagnenegosyo, nag-try pa po kami mag-search. At ayan, napunta na po kami sa Gourmet Tahong. Every day is a learning process, kumbaga, sa isang negosyo. Kaya kami ni na partner, always research, scroll kung ano yung demand ngayon, kung ano yung naka-in ngayon sa social media and dun sa napapanahon ngayon. Magiging ikakaganda ng business natin. Especially, lagi po tayo mag-research kasi nasa computer era na tayo. Wherein lahat po ng mga bagay, nasa computer na, nasa social media na. So, kailangan mag-innovate pa po tayo, humana pa po tayo na mas ikakaganda ng produkto natin at ng business natin. Nag-startup lang talaga to sa homemade. Bali, dapat bago ko mag-start ng negosyo, nilulook forward mo na lalaki ka. Mangarap ka na agad na makikita mo na mas lalaki ka. Kasi pag iniisip mo na hanggang dyan lang talaga. Diba sabi nga nila ng mga kilala natin na kung ano yung binato natin sa universe, yun din ibabalik sa atin. Pag sinabi natin, hindi tayo lalaki. Pag hindi tayo gagaling. Kasi yun yung naglalaro sa isip natin. Yun din yung sinasabi natin sa universe. What if sabihin natin na lumaki tayo, lalaki tayo, gagaling tayo, yayaman tayo. Pwede naman eh. Homemade pa lang to dati. Pero naniniwala kami na balang araw is lalaki't lalaki siya. Mabagal ang success kumpara sa iba, pero mas malalim ang itinatanim niya kumpara sa iba. Kasi kami, pinag-aaralan namin mabuti bago namin i-release sa lahat. At pinag-aaralan namin mabuti kung tama ba yung produkto pinapasok namin. Siguro ang pinaka-advantage na din po sa aming dalawa ni partner, kaya din po, mabilis din po o paano yung ano namin, naging success namin, kumbaga, is dahil meron kaming isa't isa. Kapag napapagod si partner, nandito ako. Kapag napapagod ako, meron siya. So, kaming dalawa, nagtutulungan kami. So, yun po yung sa tingin ko na pinaka-advantage namin na meron kaming isa't isa na nagtutulungan para mapatakbo ng maayos tong business. Dito po sa pagiging owner, advantage din po namin na strength namin, yung skills din namin. Kasi sa akin nga po, ay freelance photographer. Ginagamit ko yung skills ko para pag-photoshoot ng mga products, pag-edited sa mga photoshops, sa mga kung saan-saan po mga editing site para magamit din ang mga resellers namin. Yun po yung naging strength ko dito para mas palalong magkaroon ng perks yung mga resellers namin sa ikagaganda ni Machilis. Kasi tulad po ng mga labels namin, hindi na namin kailangan mag-hire ng mga graphic artists kasi kahit kami mismo is kaya na namin gawin. Same kay partner po, dahil si partner po is teacher siya, mas may alam po siya sa mga bagay na hindi ko po alam, lalo-lalo po sa pakikipag-interact sa tao. Kumbaga, nandun yung care. Opo, iba yung care din po naman ng pagiging ahente. Pero mas iba pag ang teacher is naging sales pa. Ano po kasi, ma'am, before talaga, pag-usapan benta talaga sa akin. Hindi ko hahayaan na hindi ako makabenta. Siguro nung nag-start ako ng nagbenta ng condo, yun yung parang first time ko mag-sales. Mahina pa ako nung part na yun. Pero nung napagnaranasan ko na magparenta ng mga condos, magbenta ng mga kung ano-ano, parang nakuha ko kung ano yung dapat at saan tayo magbebenta. Kasi kung ang produkto mo is tungkol sa pagmumotor, bakit bebentahan mo yun sa tungkol sa mga gamot? Siyempre, hindi bibili yung mga nagtitinda ng gamot o gagamit ng gamot. Kaya yun yung, una kong tinarget, yung niche. Yung niche ng mga product na gusto ko ibenta. Share ko lang po, di ba po, nag-work ako dati, sabi ko, sahod is ano na, nung katapusan na, pero bayaran ko ng motor is 6. So, meron pa akong 6 days na tatakbuhin. Pero yung pambayad ko ng motor is na yung tabi ko na.
Ang ginawa ko po noon is pinalago ko po yung pera na, yung tambahid ko ng motor. Pagdating po ng 6, nabayaran ko yung motor, pero pa po akong extra income na nakuha. Ganun po yung parang sa sales para sa akin. Kasi totoo naman po, sa lahat po ng industry, isa ang sales sa pinakamaganda. Kasi yun po yung nagiging stepping stone para sa ikalalago din po natin. Ako, wala naman talaga akong background sa pagsasales. Pero later on, nung na-experience ko na yung pagsasales, ay enjoyable pala. Kasi hindi ka lang basta nagbebenta eh. Nakikipag-usap ka sa isang buyer mo na nagtitiwala sa produkto mo. So ikaw, dapat bilang sales, hindi ka lang basta benta, kuha ng pera, kuha ng profit. Kailangan mo din i-gain yung trust nila at the same time, kailangan mo din ipakita na worth it yung produkto mo. Dapat po talaga, bago ka magbenta, isipin mo po muna kung paano mo makukuha yung emotional leads ni customer. Kasi bawat customer is meron pong emotional leads. Papasok pupunta yan sa condo dahil meron niyang needs na gusto niyang magkabahay. Ganun po yun. So bago mo siya kausapin, alamin mo muna kung paano mo siya makukuha. Hindi pwedeng salita ka lang ng salita. Kailangan mo rin siya makakwentuhan. Kailangan mo rin siya, sabi nga, kailangan mo rin siya utuin. Parang ganun. Para. Kasi rapport. Kailangan mo bumuo ng rapport sa inyong dalawa. Okay. Kasi kung bilang kahete, kung ikaw lang yung salita ng salita, tatama rin yung customer mo na bumili sa'yo. Nung nag-work ako before sa isang malaking developer ng condominium dito sa Manila, talagang may mga seminars kaming inatendan tulad kila Kingitan. Tinuturoan kami kung paano yung tamang pagbenta, kung paano yung way ng pakipag-usap sa tao, kung paano ka makipag-interact sa tao. Hindi pwede yung basta-basta lang napupunta ka dun. Hindi pwede yung kailangan, dapat presentable ka. Hindi pwede yung thought mo is hindi naayon sa pupuntahan mo. Kailangan ayos lahat bilang salesperson. Kasi paano sila magtitiwala sa'yo kung sa mismong ikaw is hindi na mapagkakatiwalaan sa itsura pa lang. So dapat sa way ng pakipag-usap mo sa kanila, mararamdaman nila yon kung sincere ka o hindi. Kasi ang naging target market mo talaga nito is yung mga individual, yung mga household, yung mga nasa bahay, yung mga nasa office na gusto mag-start ng negosyo nang hindi nila alam kung paano mag-start. So si partner ang ginawa niya po, yung mga customer po na nag-i-inquire, hindi niya po pinapabayaan. Lahat po ng tinatanong nila, binibigyan niya yung sagot. Kung meron pong problema, binabalikan niya po agad. Kung baga may after sales support, hindi pwedeng pag nabenta na is okay na, hindi po. Doon din po nakilala si Matchilig sa pagiging responsive namin, sa pagiging care namin sa mga customers namin. As long na meron kami may bigay ng mga photoshoot, may bigay ng mga video clips, at meron may bigay ng mga kung ano mga perks ni Matchilig binibigay namin. As long na matulungan din namin sila paano sila makabenta. Ganun po ang ginagawa ni partner. So ito po, makikita po natin yung ating tahong. Ningatan po siya matanggal doon sa pinaka-shell po niya. Makikita po natin, sinisilip po namin yan one by one kung meron pa po siyang natitirang dumi sa loob. Pero dito po sa status po ng tahong na to is malinis na po siya. So okay na po to. Ito po, makikita niyo po, ito po yung tinatawag na dumi niya. Ito po kasi nakakapit doon sa pinaka-kawayan, sa baklad. Ayan po yung tinatanggal namin. Nililinis po namin yan one by one. So kaya sinasabi namin na worth it po yung pagbili nila sa amin dahil one by one po yung checking namin ng mga tahong po na kinakain po nila. Tapos sa paglilinis po ng tahong, kailangan po ma-make sure na dapat is hindi masira yung pinaka-texture din ng tahong kasi pangit po na tignan yung tahong is durog. Ganun po. Aside dun sa kailangan marunong ka makihalabido sa customer mo, kailangan computer literate or kailangan align ka sa social media. So, kailangan kung ano yung natitrend ngayon, kailangan naka-in ka. Especially ngayon, ang pinaka-in-demand ngayon na way ng pagmamarket ng mga customer sa TikTok. Kaya dapat aware ka sa paano gumamit ng TikTok, paano gumamit ng Shopee, ng mga ganong platform para hindi rin mapag-iwanan yung business na itatayo. Saka sa food manufacturing po, kasi galing din po ako dati nung year 2012, nagtrabaho na rin po kasi ako sa McDonald's. Naging service crew na rin po ako sa McDonald's. Kaya kung ano po yung na-apply ko dito, food safety, food handling safety po, yun po yung gusto kong i-apply sa kanila. Kasi si McDo po talaga ang taas ng standard niya. Hindi po sa pag-build up, pero si McDo ganun po talaga. So dapat, kung ano po yung natutunan ko ron, tamang pag-process po ng pagkain, paano pag-handle ng pagkain, ganun din po yung ginagawa ko rito. Tulad na lamang po ng mga raw products saka sa finished product, never mo siyang pwedeng pagtabihin kasi nagkakaroon po ng cross-contamination. Kasi pag nagkaroon po ng cross-contamination, pwede po sumakit yung tiyan ng mga customers natin. May mga ganun po. Meron din po na dapat yung mga
sabon po natin, hindi po siya nakadikit sa mga pagkain, yung mga ganun po na senaryo po. Sabi nga po, lagi mong iisipin na ikaw yung pinaka-customer. Paano kung nagbayad sa'yo si customer ng sapat, tapos yung ibibigay mong service is hindi naman sapat? Ganun po kasi kami tinuruan. Huwag mong gagawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Example, bumili ka po ng burger, di ba? Tapos nalaglag na, sinerve pa rin sa'yo. Pero yung kinain mo pa rin kasi hindi mo alam. Sinasabi namin lagi sa mga employees namin na dapat ibigay niyo kung ano yung gusto, kung ano yung kailangan ni customer. Dapat kung nagbayad siya ng tama, ibigay niyo kung malinis kasi malinis yung binayaran niya. Kasama sa binayaran niya 'yun. Madali lang naman po aralin ng food safety, pero iba po talaga pag by experience eh. Lalo sa McDo po is internationally talaga yung standard niya. Ano pa lang po ako noon, 16, nag-work na ako sa McDo. Part-time kasi. Opo, nag-aaral po ako noon nung panahon na 'yun. Pero di ko rin po kasi kinaya dahil mahirap po eh. One year lang po yata kinaya ko na mag-working student, then nag-resign na po kasi sabi ni Papa na mag-focus ka na lang sa trabaho, ay sa school. Kasi kaya naman kita paaralin eh. Pero hindi mo akalain sir na yung palang mga natutunan mo nung service crew ka, after 10 years, gagamitin mo rin yun. Opo, yun nga po eh. Sabi nga rin po ni partner na sino mag-expect na dati na nag-work ka lang as crew sa isang fast food chain. Then now, ikaw isa ka sa nagpro-produce at nag-handle ng food. Medyo mabigat lang kasi kailangan nating i-maintain yung cleanliness ng mga products natin. Hindi pwedeng kailangan barabara yung paggawa. Dapat naka-standard lahat. Hindi pwedeng kung ano lang is yun na yun. Kung ano yung napanood mo, yun na yun. Kung ano yung inaral mo, yun na yun. So dapat marami kang pagsasama-samahin na kalaman. Tapos kung sino yung pinakamaayos at sino yung pinakamaganda, yun yung susundin mo. Hindi pwedeng kung ano lang yung nakita mo. Classic example na do not despise small beginnings. Yes, ma'am. Opo. Kasi, no, hindi mo naman alam na magbe-business ka, sir, di ba? Opo, opo. Opo, opo. Pero little did you know na ito pala, manufacturing pala ang magiging future. Because of that, parang napaka-essential nung pinagdaanan mo na nag-service to ka. Kasi, what you learn is international standard. Tama po. Saka yung mga managers po talaga namin nun, is talagang kung ano yung pinapatupad ng McDonald's sa buong mundo, ganun pa rin po yung pinapatupad sa Pilipinas. Compare po sa ibang fast food chain, din ko na po yung may mention, pero si McDonald's po talaga is top one sa cleanliness. Kasi alam ko po sa sarili ko na galing po ako doon. Kasi yung ano po talaga, goal ko po talaga nun magbarko eh. Pangarap ko talaga mag-seaman. Kasi pag sinabing seaman, maraming pera. Lalo pag naging official ka, taas po talaga na pangarap po nun bilang magbarko. Kahit po pag-graduate ko ng college, pagbabarko po talaga nasa isip ko. Wala po kong ibang naiisip, pagbabarko lang. Even pumasok ako sa isang developer, pagbabarko pa rin nasa isip ko. Nagbenta ako ng iba-ibang product, pagbabarko pa rin. Pero nung last na humingi na ako ng sign kay God, dito lang share ko lang. Humingi na ako ng sign kay God, nag-start na si Machilis noon. Nagra-run na siya ng around 6 months yata. Dumapit yung classmate ko nung college. Inaya niya ako, Charlie, punta ka rito, punta tayo sa kumpanya ko. Sasamahan kita para makapasok ko ron. Tapos that time, padating doon sa kumpanya, inabsorb agad ako. Gusto agad ako pag-startin ng utility kasi may tinatawag pang utility sa kumpanya eh. Humingi ako saan kay God kung talaga bang ito o yung Machilis. Kasi sabi ko, marami na akong tinalikuran kay Machilis eh. 6 months na yon, marami na akong tinalikuran at naniniwala kami ron. So hindi ko tinuloy yung araw na yon, pinokus ko to. Iniwan ko rin yung pag, hindi lang isang kumpanya, dalawang kumpanya yon. Meron pang isang kumpanya na nandun ako mismo sa loob. Utility na ako ng 1 month. Pero hininto ko rin dahil sabi ko, malaki talaga yung potential nito. Lalo na nakapag-start na kami maglabas ng per box. Kasi mga kamag-anak ko po, karamihan talaga siman. So, laging mindset, pag yun po, meron nag-gatherings, pag meron kwentuhan, ng siman is malaki talaga income. Nung napagtanto ko po, nung binalance ko po talaga, iba ang nasa barko sa nasa Pinas. Nasa barko ka, malaki kita mo, malaki income mo, malaki nga pera mo, oo. Matutulungan mo agad yung pamilya mo. Pero ang realidad doon, malayo ka sa pamilya mo. Hindi ka masaya. Ganon din yung nararamdaman ng mga kaibigan ko na nasa barko ngayon. Oo, siguro merong part na masaya sila, pero mas malaki yung part na malungkot sila kasi malayo sila sa pamilya nila eh. Hindi katulad dito sa pinili namin landas. At lagi sinasabi ng mga kaibigan ko nasa barko, na pre-swerte ka kasi nandiyan ka na. Kasi tayo, pangarap natin, magsisiman tayo, saka tayo magne-negosyo. Pero ikaw, nasa negosyo ko na hindi mo na kailangan magsiman. Sa bawat side ng family ko, kay mama at papa, meron talaga nagsisiman.
Pero ganun po talaga eh, kahit anong, kung hindi talaga ito yung binigay ni God, hindi talaga yun yung makukuha mo. Lalo nung panahon na yon, nag-aaral po ako, eh, yung pangarap ko talaga makapagbarko, maging opisyal, makapagpatayo ng bahay gamit sa pagbabarko, makabili ng sasakyan gamit yung pagbabarko. Pero iba pala yung plano ni God sa plano natin eh. Pero yun din, same goal lang din, maging success din naman ang gusto ni God eh. Bali, sisimulan na po natin ngayon ang pagluto ng ating gourmet tahong. Una, ilagay po muna natin ang ating mantika sa mainit na kawali. Po. Kailangan ma-make sure po natin na mainit na yung mantika bago natin ilagay ang ating bawang at sili. Sunod, ilalagay po natin ang ating bawang at sili. Tayin lang po natin ulit mag-golden brown yung ating bawang. Napaka-importante po talaga ng time management. Lalo dun po talaga kami madalas nagtatalo ni partner kasi minsan nawawala po kami ng time management. Tulad na lamang po ng kailangan pala namin ng maraming taho at maraming chicken pastil pero ginawa namin is gourmet tahong, maraming gourmet tahong. Which is dapat mas inuuna namin yung pastil, yun yung hinahanap ng customer eh. Yun yung may utang kami na pending namin pero hindi namin nabibigay agad. Pati yung sa pag-handle namin ng time ng pagising namin, dapat consistent ka na dapat maaga ka magising para sa mga pangarap mo, para sa negosyo mo. Kasi pag nakitaan ka ng katamaran hindi lang sa'yo, at nakita rin tulad ng mga empleyado mo na tamad ka, gagayain ka rin nila eh. Magiging tamad din sila. Kaya dapat bilang ikaw boss mo, pakita mo rin na napapagod ka. Pakita mo rin na worth it din yung paghihirap nila dahil sabay-sabay kayong gumagawa, hindi lang puro sila lang. Kung nakikitaan man nila na minsan pinapagalitan sila, sinisit na sila, is para sa trabaho yun. Hindi yung personal na bagay. Kasi napaka-importante talaga na dapat sitahin namin kung ano yung mali. Kasi pag pinabayaan namin, syempre itutuloy nila, akala nila tama lang. Pag sinita na namin, sasabihin nila na yun yung kinagis na nila, na which is dapat hindi. May posibilidad din pong masira din po yung product mo pag undercook or minsan pag overcook, yun din po nakakasira din po ng taste. Tulad na lamang po na itong mga timer na to is lahat po yan may numbering. So lahat po yan is nakadepensa kung ano niluluto rito. Hindi po pwede silang basta-basta pindot na lang ng pindot yan lalo pang nagsasabay-sabay po lahat na niluluto. Kasi may possibility na yung isa is mapatay nila, mag-undercook po talaga. Kasi sa pag-handle naman po ng tao, habang parami ng parami is pabigat ng pabigat po. Dati akala namin is yung magkaroon ka ng isang employee is mahirap na. Nagkaroon ng dalawang employee is mahirap na. Noong nagkaroon na po ng maraming employee, doon mo pa maramdaman na mahirap talaga. Pero sabi nga, dapat kailangan mo silang maayos, kailangan mo silang maset ng standard, kailangan mo silang maset ng tama. Kasi pag di mo sila naayos, tulad na lamang po ng sa time management, pag di mo sila naayos sa tamang ginagawa nila, ang mangyayari po is late na sila makakauwi, mga ganun po. Hindi katulad pag na-balance po na maayos yung oras, is mas maaga po matatapos yung mga trabaho, hindi na po need mag-OT, mga ganun po. Kami din mismo, personally ni partner, kahit owner kami, kahit kami yung may-ari, hindi kami nagpapakita ng weakness namin sa mga empleyado namin. Na kahit kami nahihirapan, kahit ang dami naming dapat i-consider, totoo yun eh. Kapag nakikita ka ng mga tao sa paligid mo, at nakikita ka ng mga empleyado mo na ganito ka, na ganyan ka, gagayahin kami, may instances na gagayahin ka nila. For example, papasok ka dito, wala ka sa mood. Papasok ka dito, kaming dalawa, may mga personal din kaming buhay. Pero dahil nga goal namin na mapaayos ng business, pumapasok kami dito na nakaset yung mind na dapat lahat maayos. So ayun po yung nakikita, lagi nakikita ng mga empleyado namin. So ito na po, ilalagay na po natin yung ating gourmet tahong, ay ating tahong sa ating pan. Pero ang gagawin po natin, sinaan po natin apoy dahil mabilis po siyang masunog. So, ito po yung finished product ng gourmet tahong natin. So, imagine, sa one box po ng gourmet tahong, ma-avail mo na siya for only 3,000 pesos. So, 24 pieces na po siya. Plus 1, so total of 25 kasi included na po doon yung free taste mo. So bago mo ibenta, syempre meron kang free taste. Sa isang bote, ang puhunan po ng pinakabote na to is 125 pesos.
Then pwede pong ibenta ng mga resellers natin for 160 or 180. So more or less, pwede po siyang kumita ng mahigit 1,000 pesos sa per box. Kami naman po bilang manufacturer, hindi po namin sinasabi na talagang lahat po is galing, yung kita is nasa amin. Ang talagang goal po namin is hindi lang po kami ang kumita. Ang pinaka-goal po talaga ng manufacturer namin is kumita po, pati yung resellers and distributors. Minsan nga po, mas madami pang kita, mas malaki pa ang kita ng mga nagpa-partner sa amin kaysa kami mismo. Pero ang gusto lang po talaga namin ni partner, pag maraming orders, mas maraming kita. Mas maraming resellers na kumikita, mas madaming orders na pumapasok sa amin. Kaya kahit maliit po yung kita, as long na madami, kumikita pa din po yung manufacturer. Dahil po napaka-in-demand ng tahong natin, isa po siya talaga sa mga bestseller. Ang top 1 po namin ngayon is chicken pastil. And another is yung gourmet tahong. Opo, sila po talagang dalawa yung bestseller namin. So talagang, ayun po talaga yung pinaka-in-order nila. So automatic, 2 boxes na po agad. So kapag distributors naman, 5 boxes sa tahong, 5 boxes sa pastil. So automatic, 10 boxes. Distributors na po namin. Ito po is mixture na po ng ano, ng salt, ng sugar, saka ng soy. Kasi mas maganda po kasi talaga mamix yung mga panimpla bago ilagay. Kasi pag dito mo po siya i-mix, hindi po siya naghihiwalay-hiwalay po yung, ewan ko bakit ganun po yung pagkakagawa namin sa mga product before. Pero nung pinimpla po namin siya ng pag-mix, mas naging okay po yung pagluto namin, pati yung lasa po ng mga ginagawa namin. Saka nakatamang ratio po kami sa lahat. Hindi po pwedeng kung ano po yung maisipan namin is ayun na po, dapat po kung ano po yung standard na sinusunod namin, yun po talaga yung sinusunod namin simula noon po na hanggang ngayon. Sa profit margin naman po ng tahong, kung sisimulan po natin sa manpower, malaki po talaga ang expense sa manpower. Kung sisimulan po natin sa costing ng sa tahong mismo, sakto lang naman po kasi direct supplier po kami, direct po kami doon sa pinaka baklad ko tawagin. Pero pag sa kita naman po, is ayos naman po sa tubo ang gourmet tahong, parang pares din po kay chicken pastil dahil yung price naman po niya is medyo mataas talaga. Sa 200 kilos na tahong is ilan lang po ang nagagawa ng na box. Estimate lang po natin sa around 7, sa 150 kilos na tahong, magagawa lang po natin doon is around 8 boxes lang po yun. 8 boxes is 8 times 24 bottles po. Ganun lang po ang nagagawa ng tahong. Siguro ang pinaka talagang ano namin, costing po namin is kasama na po lahat, 80 pesos. Ang pinaka-tubo lang po namin doon, yung maliles doon sa 104 pesos. Tapos hati pa po ng cost ng reseller namin. Nahati pa po. Pero ulitin nga, ulitin ko nga po na even though maliit po yung kita natin sa isa-isang bote, as long na madami pong bumibili, mas magiging profitable po yung business. Kasi kami po, hindi po agad kami nag-i-increase ng price. Ang lagi po namin sinasabi is patok sa masa pero affordable na puhunan. Bali, ilalagay ko na po yung suka, ma'am. Yung suka po natin, papakuluan pa po ulit natin yung katulad po sa chicken pastil. Para din po yung flavor po ng suka ay maiwan. Tapos, additional pa po yung preservative niya po yun. Hindi po haluin. Hayaan na po natin siyang kumulo. Bali, yung niluluto po natin na gourmet tahong is 5 minutes na lang po itong wini-wait natin bago po siya pwede na pong kainin. At pwede na po siyang ibote. Pero much better po pag ibobote na po natin siya, is palamigin muna natin para yung tahong ko is tumigas, mag-firm, at mas maganda po siya may lagay sa bote. Hindi rin po mahirapan yung maglalagay sa bote na mainit pa. Bali, sa last step na po tayo dito sa ating production area ng gourmet tahong, may kita po natin na ang ating gourmet tahong is one by one po siyang nilalagyan sa bote po. Yan po, iniingatan po ang paglagay sa ating per bottle para ma-ensure po na hindi po siya basta-basta madurog. At ma-check po mabuti kung ano po yung mga may lalagay sa loob. Sa machilis naman po, sa gross income naman po siya, sa punya, kung nag-re-reach po siya ng around 80 to 100 boxes a month, nag-gross naman po siya ng nasa
around 200 to 300,000 po sa gross po. Kung sa neto naman po na malinis is nakukuha naman po na lahat-lahat po nabawas na po is nasa 6-digit pa rin naman po yun. Malaki po basta po is magawa mo po siya ng maramihan. Kasi dahil po rin mahirap din po siya gawin, hindi po siya basta-basta magawa ng maramihan. Yan na po yung pinakamarami namin. Yung around 200 kilos na ano po, na fresh tahong po na kinukuha namin. Yan lang po. Naisip po namin nung nag-start na po kami dito, dapat pala po is pinag-aralan namin is about accounting, business administration, mga ganun po. Kasi ang inaral po namin is malayo po dito sa porte yung pinuntahan po namin eh. Pero kung yun po yung inaral namin nung panahon na yun, siguro mas maganda po yung tinakbo ni Machilis. Pero dahil nga po, hindi nga po natin alam kung ano yung takbo na gusto ni God. Kaya magpasalamat na lang, nagpapasalamat po kami dahil kahit ayun po yung tinapos namin, eh alam naman po namin paano siya patakbuhin ng tama. Negosyo sa maliit na puhunan pero patok na patok sa masa at in demand ngayon, pwede po kayo mag-message sa Facebook account namin, Facebook page, Machilis Cucina Food Manufacturer. So, nandun na po lahat ng mga prices. Pwede nyo pong i-view lahat ng mga posts namin doon para malaman nyo din po kung paano pa namin ginagawa yung mga quality products na ino-offer ng Machilis Cucina. And also, available na din po kami sa TikTok shop. So, Machilis Cucina Official.